Hi guys! Welcome to our channel, Joy Ken Channel. So today guys, ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, tungkol naman sa mga taong mapaghusga sa kasarian ng mga tao. Alam mo, hindi yan pwedeng pakialaman natin sa kanilang mga trip o ano talaga sila sa kanilang buhay. At lalong-lalong hindi yan pwede natin i-underestimate yung mga tao kung anong meron sila. Kasi kadalasan guys, sa may mga tao ngayon, kung makikita nila guys, yung taong kunwari isa siyang babae, pero yung puso nila ay isang lalaki, i-underestimate yan sa mga taong walang utak, walang puso. Kasi nasa puso nila kasalanan yung babae nagpalaki-laki at saka yung lalaki na yung pusong mamon. Yun ay pinag-underestimate yan sa mga taong mapaghusga. Kailanman wala tayong karapatan husgahan ang bawat taong bawat isa sa atin kasi hindi natin kailanman wala tayong karapatang maghusga sa anong makasarian nila at lalong wala tayong karapatang husgahan kung anong meron nila kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan nila, hindi natin alam kung ano ang nasa loob ng puso nila, hindi natin alam yan at saka mas lalong wala tayong ambag sa kanilang buhay kaya wala tayong karapatang maghusga sa bawat isa kahit sino man tao kung may kasarian ba siya o ano bang kasarian niya o ano bang meron mali sa kanya o isa ba siyang gay, isa pa siyang tomboy o ganun-ganyan, wala tayong karapatan kasi choice nila yan eh. Wala silang kasalanan kung bakit pusong lalaki o pusong babae sila o pusong mamon sila, hindi nila yan ginusto. Bakit natin sila paghuhusgahan? Ni minsan na hindi man lang sila nang husga sa ibang tao, hindi man kayo hinusgahan nila. Bakit niyo pinahusgahan ang mga taong ganyan? Bakit niyo i-underestimate ang mga ganyang tao? Bawal mag-underestimate sa bawat isa sa atin. Pilipino tayo eh. Yun kasi dapat sana yung mga Pilipino lahat tayo ay magtulungan para umangat sa buhay. Wag natin underestimate. Yung iba kasi kapag makikita nila yung isang lalaki, isang ganyan nakikita nila. Para bang nanidiri sila. Alam mo kung nandidiri ka sa mga taong ganyan, nakikita mo ba ang sarili mo? Hindi ka ba nandidiri sa pinaggagawa mo? Hindi ka ba nandidiri sa ginagawa mo? Nandidiri ka sa mga taong wala namang kasalanan sa iyo? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo kung bakit magpaghusga ka? Sana pag-isip-isipin mo at dito isa dibdib mo ang iyong ano ba? Itanong mo sa puso mo. Itanong mo sa isip sa puso mo kung dapat ka bang ganyan? Dapat mo bang husgaan ang isang tao? Kahit sino man yan, masama man yan, o mabuti man yan, o ano bang klaseng tao yan, wala tayong karapatang maghusga sa kanya, sa kanila. Kunwari kung makikita mo, yung may iba kasi, yung mga hindi salata, yung may iba kasi makikita nila yung bang nagtatrabaho sa bar, yung mga baga GRO, wala tayo, kung ano man choice nila na nagiging silang GRO, wala tayong karapatang husgahan sila. Kasi dito, wala tayong alam kung ano ang pinagdadaanan nila, kung bakit sila kaganyan. Alam mo kung bakit nasasabi ko nga hindi natin dapat husgaan yung mga GRO. Ako hindi ako GRO, never ako naging ganyan. Pero may isa akong nakilala, isang GRO. Choice niya kasi yun eh. Nga ganyan, yun siya kasi nakikita na, dun niya nakikita na madaling makakita ng pera eh. Pero ginusto ba niya yun kung bakit siya nagkaganyan? Yung iba kasing mga ganyan, yung mga babaeng bayaran na ganyan, hindi kasi nila ginusto niyan sa umpisa. Nasanay lang sila. Kasi yung nakilala ko, kung isa-isa mo lang yung kausapin sila, kung bakit sila nagkaganyan, kung bakit sila ganyan, ganun, at hanggang sa nasanay sila, ganyan, alam mo kung bakit? Isa ng mga 17 or 18 years old ata ako noon, may nakilala akong nagtatrabaho ng isang bar. Pero never niya akong hinakayat na pumasok sa trabahong yun. Alam mo kung bakit yung anong buong story ng buhay niya? Yung kinakausap ko niya, kahit
kahit nasa murang edad pa ako, 18 years old or 17 years old, mura pang edad ko nun. Alam mo kung bakit siya nagkaganyan? Yung pinagdaanan niya kasi, nirip siya ng kanyang ama-amahan, nirip siya ng yung anak ng ama-amahan niya hanggang sa napunta siya dito sa illegal recruiter. Akala niya kasi, akala kasi niya na yung papuntahan niya dito, ligtas na siya sa mga ganyang mga pang-harassment. Pero pagdating dito, dun pa rin siya babagsak sa bar. Alam mo kung bakit pinagsisihan niya yun, pero wala siyang nagawa. Nasanay na siya na nasanay na kasi siya na madaling makakita ng pera, pero choice niya yun. Wala tayong karapatan kahit kailanman, wala tayong ambag sa buhay niya. Sa buhay ng mga taong ganyan, wala tayong ambag. Kaya kung ano man kung makikita man natin sila, tingnan natin sila na parang normal na tao at huwag natin tingnan mula ulo hanggang paa. Marami kasi dito eh. Mula makatingin sa tao para bang hinuhubaran na nila. Tinitingnan mula ulo hanggang paa. Yung tumitingin ng ganyan, hindi nila alam na ganyan din sila eh. Mas nakakadiri pa silang tingnan kapag tumitingin sila mula ulo hanggang paa, mapaghusga ang nasa isip. Ganyan talaga ang mga tao, laging nanghuhusga. Hindi man lang na itanong nila sa isip nila, nga paano kaya kung nangyayari sa akin yan. Yung ano ba, yung bitong-bitong, yung masasabihin natin na yung ipalagay, bago tayo manghusga, ipagpalagay natin sa isip natin na paano kung sa akin nangyayari yan. Ano ba ang buhay ko ngayon? So wala talaga tayong karapatan na manghusga sa mga taong mga ganyan. Alam mo, nakakasakit sa puso. Tingnan tayo pa ang mga Pilipino, nagsisiraan, dapat tayo ay magtutulungan. Kumbaga may yung makikita din natin sa paligid, yung bakla. Yung bakla kasi, kapag dumaan yung mga bakla, pinagsasabihan ng mga chismosa, pinagsasabihan ng mga taong mapaghusga na salot. Paano ba sila naging salot eh? Wala nga silang ginawang masama. Paano sila nagiging salot sa tingin ninyo? Hindi kaya ikaw ang nagiging salot kasi mapaghusga ka at nakialam ka sa buhay ng buhay na hindi mo dapat ginawa. Alam mo kung bakit? Hindi masama kasi kung bakit sila nagiging bakla, nagiging silang tumboy, hindi nagiging masama sila eh. Hindi yan masama kasi yung sa puso nila, iba lang kasi ang napasukan ng iba lang kasi ang katawan na pasukan nila, nagkamali lang sila pang pumasok eh. Kung ang spirit nila, akala siguro nila lalaki yung spirit, na lalaki yung katawan pinapasukan nila kasi pusong lalaki sila or pusong mamon sila. Pero nagkamali siya, instead na sa katawan ng babae siya pumasok, doon siya nakapasok sa katawan ng lalaki. Kumbaga nagkamali siya kasi pusong mamon siya eh. Walang mali sa kanya. Alam mo kung ano at sino ang mali at saan ang mali. Alam mo ang mali? Ang mali doon sa mga taong mapaghusga. Walang mali sa bawat tao. Walang mali sa mga kasarian natin eh. Walang mali kung bakit hindi tayo binayayahan ng hindi magandang mukha. Hindi yan mali. Yung ibang tao kasi kapag nakikita pangit yung tao, pinaghuhusgahan, hindi man lang nilapitan at hindi kinakaibigan. Alam mo kung bakit? Mukha lang yan eh. Kung ikaw ay isang maganda, pag ikaw ay kumakabilang buhay na, yung mukha mong maganda yan, kakainin din na ng uod eh. Uudo din na yun eh. Kakainin yan ng mga uod. Same din sa mga taong hindi pinagpala ng mukha, kakainin din yan ng uod. So kaya, mapangit ka man o maganda ka man, kung ano man ang estado sa buhay mo, mayaman ka man o mahirap ka man, isa lang ang babagsakan natin eh. Ang babagsakan natin, tayo ay kakainin ng uod yung katawan natin. Kaano man kaganda yung mukha natin, gaano man kaganda yung katawan natin, malalanta din yan eh. Tulad rin yan,
kung ihambing mo sa ano, sa bulaklak, 'di ba yung bulaklak once in a blue moon, so blossom. So once na mag-blossom or gumaganda yung ano niya, ilang araw lang siya gumaganda, pero pagdating din ang dumating din ang araw, nalalanta din. Same din yan sa buhay natin. Kung maganda ka ngayon, dumating din ang araw na malalanta din yung katawan mo. Kaya Nave, kaya dumating din ang araw na pari-pariho lang tayong pupuntahan. Kaya bawal tayong manghusga ng bawat isa. Magtulungan tayo para lahat tayo, lahat tayo magkaanubi sa atubito sa puso natin, para bang magiging masaya tayo, wala tayong kinikim-kim na galit sa puso natin. Mas maganda kasi at masayang mabuhay kung wala tayong kinikim-kim na masakit sa puso natin, at mas lalong masaya ang pamumuhay natin kapag hindi tayo nakialam sa buhay ng may buhay. Kasi ano yan eh, problema yan kapag manghimaso ka sa buhay ng may buhay. Kaya wag natin hayaan lalamunin tayo sa katauhan ng mapaghusga. Kahit kailanman, wala tayong titulo, wala tayong permit na manghusga sa ibang tao. Kung may permit man na manghusga ng tao, siguro maraming kumukuha ng permit para ano sila eh, para qualified sila, para ano sila, para wala silang ano mapangkano sa mga tao eh. Siguro maraming kukuha at marami sigurong makapira sigurong gobyerno natin kapag may business permit yung ano, yung pangpanghimasok ng ibang tao. Yung makialam sa ibang tao, siguro may pwede tayong kumuha ng business permit, siguro maraming kukuha. Mas marami pang kukuha ng business ng mapanghusgang permit kaysa business permit na nasa kaysa business permit na matino. Alam mo kung bakit? Kung saan-saan kanto sa labas, kay landscape, kahit saan-saan ka lumabas, andun yan ang mga taong mapanghusga, mapanglait sa mga kaano katayuan ninyo. Alam mo, sa mga taong mga ganyang hilig manglait, sila yung taong may tinatagong baho. Nang ano sila eh, lagi silang nangungunang sa pagpanghusga ng ibang tao kasi takot silang maunahan. Pero once na malalaman yung ano nila, yung baho nila, makakalkal yung baho nila, isa din sila sa ano eh. Maalam mo, ganyan talaga ang mga tao kapag alam nila na may mali sa kanila, lagi silang nakabantay sa mali ng ibang tao. Or iwan ko bang hindi siguro nila alam na may mali sa pagmumukha nila, kaya sila nakialam sa buhay na may buhay, nakialam sila sa kasarian o anuman sa mga tao nilang ganyan.